Hello po mga Kapiso Wi-Fi at welcome po sa Boytech Vlogs YouTube channel. At kung bago ka lang po dito sa video natin, huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong update sa mga videos tutorial po natin. Today, yung topic po natin, simple basic tutorial kung paano po mag-edit ng HTML template gamit po ang ating MikroTik router. Friendly reminders lang po sa lahat, ang inyong lingkod ay hindi po isang professional at expert pagdating po sa pagkukoding ng HTML. Nagsishare lang po ako ng idea based on my own personal knowledge lang po. Ngayon, meron po akong ginawang guide or steps po para sa tutorial po natin. Una, magda-download po tayo ng template kay MikMoon. Punta po tayo. Ito po yung website ni MikMoon. Ilalagay ko po yung link nito sa baba ng description para ma-download niyo po yung template ni MikMoon. Pag na-download niyo na po yung template ni MikMoon, i-extract niyo lang po ito. Ayan, open po natin yung folder. Sa nakikita niyo po, may pito po si MikMoon ng template. So, titignan po natin yung mga sample ng template ni MikMoon. So, ito po yung sample ni template ni MikMoon. Ito yung template ni MikMoon sa Hotspot 2. So, titignan po natin yung ibang template ni MikMoon sa Hotspot 3. Ito po yung itsura ng template ni MikMoon sa Hotspot 3. In my case, yung gagamitin po natin na template is Hotspot 2. So, gagawa po ako dito ng new folder. Tapos, ikakopy ko po itong Hotspot 2 folder. Ilalagay ko po sa loob ng new folder. Tapos, i-rename ko po ito. Tatanggalin po lang po natin yung number 2. Dito po sa MikroTik, dapat yung name lang po ng folder is Hotspot. Wala pong number. Kasi pag may number po yan, hindi po yan gagana yung portal po natin. So, punta po tayo dito sa browsing. So, type po natin yung default DNS po natin. Ayan. Sa nakikita nyo po, naka MikroTik default pa po yung portal po natin. So, yung gagawin po natin, gagamit po tayo ng HTML software editor. So, ito po yung gagamitin natin para makapag-edit po tayo ng template. So, in my case, gagamit po ako ng Microsoft FrontPage Editor. Para sa tutorial po nito, ito po yung gagamitin natin. Marami pong paraan para pwede po natin gamitin sa pag-i-edit ng HTML. Pero sa video na ito, yung gagamitin natin is Microsoft FrontPage. Balik po tayo dun sa folder na ginawa natin. So, ito po yung new folder at ito po yung template na Hotspot 2. So, niremove ko na yung 2. So, punta po tayo dun sa Microsoft front page. So, ito po yung Microsoft front page po natin. So, punta po tayo dito sa file. Tapos, open. Hanapin po natin yung folder. Template, new folder. Hotspot. Sa pag-i-edit po natin, may dalawa po tayong pwede natin i-edit sa video na ito. So, una, yung gagawin natin is yung login page. So, sa portal po, bali yung gagawin natin, ito yung default file po ng MikroTik. Ito po yung default file ng portal ng MikroTik. So, ang gagawin natin dito is i-remove po natin ito. So, i-remove natin yan. Tapos, papalitan po natin yung template ni MikMoon. Ayan. So, punta po tayo sa browsing. I-refresh lang po natin. So, ito na po yung portal po ni MikMoon. Ito po yung template. Ito po yung itsura ng template. So, balik po tayo dito sa Microsoft front page editor natin. So,
yung gagawin natin, ito po yung login. So ito po yung login portal po ni template ni McMahon. So ito po yung i-edit po natin. So i-customize po natin ito, bali may mga tatanggalin po tayo dito at may mga papalitan po tayo ng mga words kasi naka-Indonesian words pa po siya. So balik po tayo dito. So click lang po natin yung login tapos open. So sa nakikita na po ngayon, ito na po yung HTML coding po sa template. Ngayon, ang gagawin po natin is papalitan po natin yung title. Una po sa lahat, paalala lang po, hindi ko po ito ma-explain po sa inyo lahat kasi yung mga code na ito ay may mga functions po ito, but yung purpose lang po ng tutorial po natin ngayon is bali yung gagawin lang po natin is ipapagandahin lang po natin yung template na ito. So i-customize lang po natin ito. So hindi ko po ma-explain kung paano, ano po yung mga ibang functions po nito ng mga code. So panoorin nyo lang po ng maayos ng mabuti yung itong video na ito para at least magka-idea po kayo kung paano mag-edit ng template. So yung gagawin natin ngayon is papalitan natin yung title. So yung title is ito po yung title na sa taas. So ito yung unang gagawin natin. So sa nakikita nyo dito sa HTML coding, so ito yung title. So ito yung title niya. So ang gagawin natin yan, papalitan natin yan. So in my case, simple hotspot. Yan. Para masiguro na gagana yung ginawa natin, so isi-save as natin yan. Save as, tapos dito sa login. Kasi login HTML to. So click natin yung login, tapos save. So punta tayo dito sa Microtech. Dito sa Microtech, i-remove natin yung files niya. Ayan. Tapos open natin yung folder. Ito yung folder na in-edit natin. So ito, naka-edit na po yung login. So dito natin sinave yung in-edit natin na HTML. So back natin. Tapos i-grab lang po natin tong folder na hotspot dito sa Microtech. Ayan, pagkatapos nyan, punta po tayo sa browsing. Tapos, i-refresh lang po natin. Ayun, napalitan na po siya. So, ibig sabihin po, gumana yung ginawa natin dito sa title. So, yung susunod na gagawin natin is information. Dito sa information, bali yung gagawin natin itong mga information language na to, ito yung mga words na to, itra-translate po natin gamit po yung Google Translator. So in my case, itong words na to dito sa taas parang pangit siyang tignan, so i-remove ko po ito, tatanggalin ko po dito so sa portal. So punta po tayo sa HTML, so hanapin natin itong words, so i-remove natin yan. So, punta dito sa HTML. Ayun, ito yung word dito sa taas ng portal. So, nakikita nyo. So, ayan yung word. So, ang gagawin natin dyan is i-remove natin yan. So, backspace lang. Tapos, backspace ulit. Ayan. So, para makita natin kung gagana yung ginawa natin. So, isi-save as natin ulit. So, login, save as, ayan. So, balik tayo dun sa Microtech. Yung file na yun is i-remove natin. Tapos, open natin yung folder. So, ipapalit natin ito ulit. Ayan. So, punta po tayo sa browsing. I-refresh lang po natin. Ayun, gumana yung ginawa natin na pag-remove nito sa yung word dito. So, nawala na siya. So, yung susunod na gagawin natin ito, bali ito, i-copy ko lang po ito.
Tapos punta po tayo dun sa Google Translator para maintindihan natin yung anong ibig sabihin yan. So, ayan. Ito yung ibig sabihin yan. In my case, parang pangit siyang tignan kasi parang pangit siyang tignan, pero kailangan natin yan tanggalin. So, tatanggalin natin yan dito sa HTML. So, hahanapin natin yan. So, ito yung code na yan. So, i-remove lang natin yan. So, backspace lang. Tapos, backspace ulit. Ayun. Nawala na siya. So, para masiguro na nawala na siya, para makita natin na gumana yung ginawa natin, save as ulit. Then, log in. Yes. Then, punta ulit tayo sa Microtech. Tapos, open natin yung folder. Transfer natin yung hotspot. Ayan. Punta po tayo ulit sa browsing. Refresh lang po natin. Ayan. Nawala na po siya. So, kumana yung ginawa natin. So, yung susunod na gagawin natin, itong mga words na to, so, ikakopy lang natin. Punta tayo ulit dun sa Google Translator. So, ito po yung ibig sabihin yan. So, login voucher code. So, punta tayo ulit dun sa HTML. Hanapin natin yun. Hanapin natin yung word na yun. So, login code voucher. So, ayun. Nakita ko na. Ito yung word na yun. So, yung gagawin natin, i-edit lang natin yan. Tatanggalin lang natin yung code, tapos papalitan natin ng code. So, dito naman yung Cuba gratis, so copy lang natin, tapos punta tayo sa Google Translator. So, yung ibig sabihin niya is yung trial. So, yung gagawin natin, punta tayo sa HTML, nakita ko na yung word. So, ito yung papalitan natin ng free trial. Free trial. Pagkatapos niyan, itong isa, yung click Disney. So, ikakopy lang natin yan. Tapos, punta tayo sa Google. Ayan. So, ibig sabihin yan is click here. So, punta tayo dun ulit sa HTML. Ayan, nakita ko na rin. So, ito yung ibig sabihin. Teka lang ha. So, ayun. Kailangan natin gumamit nito. Ayan. So, ang gagawin natin yan, papalitan natin yan ng English word. So, click here. Click here. So, para makasiguro nagagana yung binago natin, so, save as natin ulit. Click natin yung login. Ayan. Balik ulit tayo sa Microtech. Remove natin yung file. Punta tayo sa folder. Grab natin yung file sa Microtech. Tapos, punta tayo ulit sa browsing. Refresh lang natin. So, ayun. Nabago na yung word. So, yung Indonesian language naging English na. So, tama yung ginawa natin. So, yung susunod na gagawin natin dito sa kabila. So, meron din siyang Indonesian language. So, punta tayo ulit sa HTML coding. Tapos, hahanapin lang natin yung word na yun. Dito nga pala may nakita akong word. So, itong word na to is kudi. Parang itong word na to, ito yun. Ito yung nasa butcher. So, yung gagawin natin yan is papalitan natin yan. So, i-remove lang natin yung kudi.
Tapos dito, ito naman, right click lang natin, tapos copy, punta tayo sa translator. Ayun, ito po yung ibig sabihin yan. So, para sa akin, parang ito yung notification niya. So, pag nagkamali ka ng encode nung dun sa butcher, bali ito yung lalabas na notification. So, ikakopy lang natin yan. Punta tayo ulit dun sa HTML. Tapos, remove natin yung luma. Tapos, paste natin yung bago, yung English version. Yung English words. Pasensya na po kayo kasi gabi na po, kaya parang inaantok na po akong counting, kaya hindi ko po nagkakamali po ako sa mga sinasabi ko po ngayon. Sana po may matutunan po kayo sa tutorial na ginawa ko po ngayon. So ayun, nakita ko na po yung ibang words. So ito yung CUDA gratis, ito yung free trial. So gagawin natin itong English word. So dito sa gilid, so nakikita ko yung click din niya. So ito yung ibig sabihin nito is click here. So papalitan natin yan ng click here. So ayan, so para makasiguro isi-save as natin para makita natin kung gumana yung pinalitan natin. So ayun, so balik tayo doon sa Microtik, i-remove natin yung file, punta tayo doon sa folder, tapos grab natin yung file sa Microtik, tapos refresh natin yung browsing. Ayun, tama yung ginawa natin, so hindi tayo nagkamali. So dito sa HTML, mag-iingat po tayo dito sa pagre-remove ng mga words at sa mga coding, kasi pag nagkamali tayo, hindi gagana yung portal natin, mag-iiba yung itsura ng portal natin. So careful lang po tayo sa pag re-remove po ng mga words na ito. So yung susunod na gagawin natin, itong CUDA water, so papalitan natin to dito sa taas. So hanapin natin yung word na yan dito sa taas. Pag nahirapan kayong maghanap sa word na yan, so may paraan po na gagawin natin. Ayan, nakita ko na pala. So ito yung word na yan, so papalitan natin yan ng, tatanggalin lang natin yung CUDA. So save as na lang natin ulit. Login. Microtik. Remove natin yung file. Tapos papalitan natin. Tapos punta tayo sa browsing. Refresh lang natin. So ayun, napalitan na po siya ng English word. So nawala na yung CUDA. So naging butcher na lang siya. So yung susunod na gagawin natin, itong katabi nitong login, so i-remove natin to kasi Indonesian language. So punta tayo sa HTML, so hanapin natin yung word na yan dito sa baba. So ayan, nakita ko na. So ito yung word na yung Indonesian, so i-remove lang natin, lagyan lang natin ng space, tapos i-save as natin ulit. So ganito talaga pag nag-i-edit ka po ng mga HTML coding, ganito talaga yung gagawin mo. So paulit-ulit lang para masiguro po natin na yung ginawa natin is gagana po siya. So grab lang po natin. Ayun, balik tayo sa browsing. Refresh lang. Ayun, nawala na po siya yung Indonesian word katabi ng login. So ito na po yung itsura. So yung susunod na gagawin natin, so ito yung ikakopy po natin tong word na to. Punta tayo sa Google. Ayan, so ito yung ibig sabihin niya. So register for Viber package. In my case, parang pangit siyang tignan dito, pero pwede natin to i-edit.
nasa sa inyo na po yun kung ano, kung gusto niyo pong itong palitan or manatili po itong table na ito. So pwede natin itong i-edit kasi dito nakalagay yung presyo niya, parang rates po niya, puro yung internet rates or wifi hotspot rate. So pwede natin dito ilagay yung amount kung magkano po yung 1 hour natin, 2 hours at saka 1 month. In my case, parang pangit siyang tignan. So ang gagawin po natin is i-remove po natin ito. So pati na rin ito. So i-remove na po natin. I-remove ko na rin po ito. So ayan, i-remove natin. So punta tayo sa HTML. Punta tayo sa baba. Ayun, nakita ko na. So dito, ito yung word. So nakita ko na yung word. So ito yung word niya, alamat. So try natin i-check kung ano yung translate niya. So sa Google. So ayan, yung ibig sabihin niya, parang address niya. So in my case, i-remove ko na yan kasi parang pangit siyang tignan. So pag nag-remove po tayo dito, so yung gagawin natin, magsisimula po ito sa table at saka mag-i-end po ito sa table. So yung ito yung i-remove natin. So backspace lang natin. Sa backspace ulit. Ayan. So para masiguro na nawala yun, so save as natin ulit. Tapos log in. Ayan. Punta tayo sa Microtech. Remove. Then sa hotspot, grab lang natin. Tapos punta tayo sa browsing, refresh lang. So ayun, nawala na yung dito sa baba yung word at saka yung sponsored. So nawala na yun. So yung gagawin natin next, ito tatanggalin natin ito. So punta tayo sa HTML. So hanapin natin yung word na yan. So ito yung nakikita ko. Ayan, nakita ko na. So ito yung nakita ko. So yung gagawin natin dito is re-remove lang natin to, itong code na to. So backspace lang, backspace ulit. Tapos para makasiguro, save as lang. Log in. Punta tayo sa Microtech. Remove. Then hotspot transfer. Tapos browsing, refresh lang natin. So andyan pa yung nawala lang yung yung ano ba yung ibig sabihin nun, yung isang word dito sa taas. Pero balik tayo ulit dito sa HTML. So ito yung i-remove natin para mawala talaga yung table niya. So i-remove natin ulit. Tapos save as, log in. Tapos punta tayo sa Microtech. Remove na yung file. Tapos transfer ng hotspot file. Punta tayo sa browsing, refresh lang. Ayun, nawala na. So nawala na yung table dito sa baba. So yung next na gagawin natin is magta-try po tayo dito ng voucher kung gagana ba yung portal natin na in-edit. Kasi minsan pag nagkamali po tayo dito sa mga coding, hindi gagana yung voucher. So i-check po natin dito kung hindi ba tayo nagkamali dun sa in-edit natin yung mga ni-remove natin. So maghanap tayo ng voucher sa download. Ayun, may dalawa po akong voucher na hinanda. So ika-copy po lang po natin yung unang voucher. Punta tayo sa browsing, paste lang po natin dito. Ayun, lumabas po yung notification. Yung ibig sabihin lang po nito is nagamit na po natin yung voucher. So itatryin po natin yung isang voucher. So copy lang po natin, punta sa browsing. Tatanggalin lang natin yan. Tapos paste natin yung bago. Ayun, gumana yung voucher natin. So
dito sa portal na ito, yung lumabas niya na DNS is status. So, iba naman yung gagawin natin. Kasi dito sa portal na ito is may Indonesian language na naman. So, papalitan natin to. So, para punta tayo ulit dito sa HTML. So, hahanapin natin yung template na yan. So, dito sa hotspot, so nakikita nyo po dito yung status. So, ito na po yung isusunod natin na i-edit. So, open lang natin yan. So, ito na po yung status ng portal. So, yung gagawin natin yan is papalitan natin to kasi naka-Indonesian language. So, kakapin lang natin yan. So, punta tayo sa Google Translator. So, yung ibig sabihin nito is welcome. So, balik tayo dito sa HTML. So, hanapin natin yung word na yun. Ito. So, nakita ko na. So, papalitan lang natin ito ng welcome. Tsaka, ito po yung isa. Welcome rin. So, papalitan natin ito ng welcome. Then, sasabay ko na lang rin ito yung title kasi naalala ko yung title. So, yung title niya is iba rin, bumalik yun dun sa default kasi status na po ito na HTML. So, yung gagawin natin, nakita niyo po dito yung title. So, ipaparehas lang po natin dun sa login. So, simple hotspot. So, para makasiguro na okay yung ginawa natin, so i-save as lang po natin. Siyempre, dito sa HTML, so status na natin to i-save. So, yes lang natin. Para masiguro natin na okay yung ginawa natin, so punta tayo sa Microtech, remove natin yung file. Tapos, balik tayo dun sa folder natin, template, new folder. So, ito yung i-grab natin sa Microtech. Tapos balik tayo dito sa browsing. So refresh lang natin. So ayun, nakita niyo po na parang kailangan natin ng space, lagyan ng space yung pag-edit natin. So balik dito. So ito, kailangan lagyan ng space para hindi magkadikit yung voucher code at saka yung welcome. So save us natin ulit. Status. Open natin yung Microtech. Ayun, so grab natin yung file. Balik tayo sa browsing. So refresh lang natin. So ayun, nagkahiwalay na po siya. So itong word na to is ito yung voucher na ginamit natin kanina. So, sa nakikita na po, ito yung voucher. So, ito yung nakikita natin. So, yung susunod na, babaguhin natin itong word na ito. So, copy lang natin ito. Kung ano ibig sabihin yan, punta tayo sa Google. Ayan. So, ito yung ibig sabihin yan. So, ito yung ipapalit natin yan. So, dito, hahanapin natin itong word na ito dito sa HTML. So, para hindi tayo mahirapan, gagamitin natin yung ibang paraan sa paghahanap ng word. So, control F lang. So, ipipis natin yung kinapi natin na word. Teka lang, dito. Ito pala yan. So, hahanapin lang natin to. So, i-control F lang natin yan dito. So, ayun. Next. So, nakita na natin agad. So, ito yun pala. So, ito yung papalitan natin. So, papalitan natin yan ng English. Ito yun. So, balik tayo sa HTML. Paste lang natin. So, ayun. So, save as natin ulit. Status. Save as. Tapos, punta tayo sa Microtech, remove natin yung file, tapos punta tayo sa hotspot, grab natin yung
file sa MicroTape. Punta tayo sa browsing. So, refresh lang natin. So, refresh lang natin itong. So, ayun. Napalitan na po siya. So, ito namang words na ito, ito yung papalitan natin kasi naka-Indonesian. So, ikakopy lang natin ito. Punta tayo sa Google. Paste natin yun. So, ibig sabihin yan is click here. So, yun po yung papalitan natin. So, para mabilis nating mahanap, gagamit tayo ng Control F Research. So, ipipaste lang natin yung word na yun. So, ipapayang next na lang natin. So, ayun, nakita na. So, mabilis lang talaga pag nagkagamitin natin yung Control F. So, yung gagawin natin is papalitan natin yan ng click here. So, yun po yung ibig sabihin yan. Click here. So, para ma-check po natin, save as po natin ulit. So, punta tayo sa MicroTech. So, paulit-ulit lang po yung gagawin natin para ma-check po natin kung tama yung ginawa natin. So, sa pag-i-edit ng HTML. So, punta tayo sa folder, hotspot. So, tuloy-tuloy na po yung video na to, kaya medyo nalilito na po ako. Kaya pagpasensyahan na po. So, tuloy po tayo. So, balik tayo sa browsing, research, refresh lang po natin. So, ayun, napalitan na po natin. So, yung next na gagawin natin, ito yung itong word na to, at saka itong word na to. So, katabi ng logout. So, papalitan natin yan. Isasabay na lang natin to para maisa na lang yung gagawin natin. So, ayun, nakita ko na yung katabi ng logout. So, pwede natin yan palitan ng post. Yung isa naman, hanapin lang natin yun dito sa, parang nahirapan ako maghanap. So, gagawin natin yan, kakopy ko lang, tapos mag-control F lang ako. Tapos dito, ilalagay ko lang dyan. Tapos find next. So, ayun, nakita ko na. So, titingnan pala natin kung anong ibig sabihin yan. So, pati sa Google, search. So, ibig sabihin na is active. So, papalitan natin ng word na to ng English version. So, active. So, para makasiguro na gumana yung ginawa natin, save as ulit. Ayun. So, punta tayo sa MicroTech. So, sa pag-coding talaga, kailangan talaga ng mahabang pasensya para matuto. So, grab natin ulit. So, punta tayo sa browsing. So, refresh lang natin. So, ayun, napalitan na siya yung dalawa. So, yung active at saka yung post. So, dito naman, pwede ko itong palitan. Yung ibig sabihin nito is upload at saka yung download. So, pwede natin ito palitan yung L na to. So, hanapin natin yan sa HTML. So, para mas mabilis, mag-control F na lang tayo. So, hanapin, type lang natin yung UL. So, ayun, nakita agad. So, papalitan natin ng P. So, save as ulit. So, status. Ayun. MicroTech, tapos hotspot transfer file, so refresh. So ayun, napalitan natin ng L yung P, so naging P na siya yung L. So ibig sabihin na is upload at saka download. So ito yung upload niya, tapos ito yung download. So yung active yung time niya kung ilang minutes siya na active. So dito sa refresh, so nasa MicroTech configuration na po yun. So every 5 seconds nagre-refresh po itong portal. So yung next na gagawin natin is mag-log out po tayo. So dito sa log out, ibabalato ko na po ito sa inyo kung paano po ito i-edit. So may mga Indonesian words pa po siya. So kayo na po yung mag-i-edit. So
subukan nyo po para at least ma-explore nyo po yung kung paano gagawin. So, ayun. Kaya na pong bahala dyan na mag-edit sa logout. So, yung logout, ito po yun. So, ito po yun. Asan na ba yung logout na yun? So, ayan. Yan po yung i-edit nyo. So, gamit ang ating Microsoft Chrome page HTML editor. So, ayan. Ilalogout ko na po ito. So, yung next steps natin is magpapalit tayo ng background. So, change background. So, papalitan natin to yung background sa portal natin. So, yung gagawin natin dito, punta tayo dito sa folder. So, ito yung folder natin. So, dito tayo sa image. Dito nakasave yung mga pictures dito sa portal natin. So, yung mga picture at saka yung wallpaper. So, open lang natin yung image. So, ayan, nakikita po natin yung mga picture na yan. So, ito, hindi na ito natin kailangan. So, i-remove na natin yan. I-delete na natin. So, itong isang, delete na. So, itong texture at saka itong logo, ito yun. So, yung texture, ito yung background niya. So, ito yung background na may design. At saka, yung logo, ito yung sa taas. So, yan yung logo. May ginawa na akong background. So, papalitan na lang natin ito. So, una, titignan po natin kung ano yung file nito. So, dito sa file na to, yung type niya is PNG file. So, dapat yung ipapalit natin dyan is PNG rin yung file niya. So, para gumana yung pagpapalit natin ng background. So, punta tayo dito sa my documents. Ito yung ginawa kong logo at saka background. So, ito yung ipapalit natin dyan. So, i-copy lang natin. Tapos, punta tayo sa mga documents. Template, new folder, hotspot, IMG. Tapos, itong dalawa. Bali, yung gagawin natin dito is i-delete na lang natin to. So, tapos, i-paste natin yung ginawa kong background at saka yung logo. So, para makita natin na gumana yung ginawa natin na papalitan natin yung background at saka yung logo, punta tayo ulit dito sa Microtech. Remove natin yung file. Tapos dito, back lang natin. So, grab lang natin yung file dito sa Microtech. Ayun, tapos na. So, punta tayo sa browsing. Refresh lang natin. So, ayun. Nakita nyo. So, gumana yung ginawa natin na pinalitan natin yung background at saka yung logo niya. So, titignan rin natin dito sa cellphone natin kung gumana talaga yung logo. So, yung ipapakita ko po sa inyo sa cellphone natin kung gumana itong ginawa natin na portal. So, i-check ko po dito sa cellphone ko. Ayan, nakita ko na. So, ito yung portal natin sa cellphone. So, ganito yung itsura niya sa cellphone. So, simple lang yung ginawa natin. So, ngayon, marami pong salamat sa panonood ng video na ito. Sana makatulong po ito sa inyo at magkaroon po kayo ng idea kung paano po mag-edit ng HTML portal po natin sa Microtech. So, maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayong lahat at stay at home lang po para sa maiwasan po natin yung pagkalat po ng COVID-19. So, maraming salamat ulit at magandang araw po sa inyo.